May time na mas gusto ko nasa baba ako. Mm-hmm. Nasa ilalim ako. May time din naman na gusto ko nasa taas ako. Mm-hmm. Pag yung time na nasa baba ako, yun yung time na hindi ako masyado in the mood. Hi guys! Hi guys! Welcome back again to our channel. So, another concerned video na naman po ang sasagutin natin. So, nag-decide ako na isama si Mister kasi parang mahalaga yung kanyang opinion dito at marinig niya rin kung ano yung mga sasabihin natin dito. No? Sabi niya, hello Miss Ting, bilang babae na may asawa, saan po mas enjoy? Nasa taas or nasa baba? Please respect po my concern. Salamat po. Mm. So, hindi ko alam kung ako yung tinatanong niya rito. Kung babae or lalaki ata yan. Eh. Oo. Wala, hindi ko alam kung anong gender niya. Babae o lalaki siya. Mm. Or hindi ko alam kung sa akin niya ba itinatanong ito bilang babae or bilang para kay Mister. Basta sabi niya bilang may asawa. May asawa lang. Oo. So, siguro sa akin, ano? Ano ba ito? Guys, sa may mga ano lang po ito ha, sa may mga tamang edad at may mga asawa, partner. So, kung may mga bata pong nanonood dito, maglipat po kayo ng channel dahil ang video ito ay hindi para sa inyo. So, now, kung ako tatanungin, balik tayo dun sa concern, ako tapipiliin, may time na nasa baba. Ako. Meaning, nasa ilalim to. Nasa ilalim to. Pag sinabing baba, nasa ilalim ako. Taas, nasa top. Tama, ano? Siguro, depende. May time na mas gusto ko nasa baba ako. Nasa ilalim ako. May time din naman na gusto ko nasa taas ako. Pag yung time na nasa baba ako, yun yung time na hindi ako masyado in the mood. Meaning, medyo tinatamad akong gumawa. Gusto ko lang more on hilata. Passive lang. So, okay yun. Depende lalo na kapag pangit yung araw natin. Pero si Mister, may pangangailangan. Eh, sunod-sunod na yung araw na hindi na pagbibigyan. So, kailangan pagbigyan mo siya. Tapos, pangit pa rin yung mood mo. Hindi naman palaging no ka. Tuwing mag-aaya, lagi kang no. So, syempre, responsibility natin yan bilang asawa sa kanila. So, yun. Pumapayag ako. Ay, no. Mas gusto ko na nasa ilalim ako. Kasi hindi maganda yung aking mood. Yun. Pag nasa mood naman ako. Yan. Importante yan. Pag nasa mood. Kasi yun yung totoo. Kaya lang mas madalas, ano, kapag marami kang iniisip, mas madalas yung wala ka sa mood. But of course, pag bibigyan mo si Mister, wala kang choice. Lalo na kapag sunod-sunod mo siya, hindi yan. Now, kapag nasa mood naman ako, gusto ko nasa top. Nasa top ako, no? Anong posisyon, mapaanong posisyon, basta nasa top. Nakahiga, nakaupo, basta nasa top. Kasi, kaya mong kontrolin, no? Parang ikaw yung driver nung sarili mong sasakyan. Kung papunta ka sa kanan, sa kaliwa, kung gusto mo ng mabilis, kung gusto mo ng slow, ikaw ang nagmamaneho kapag ikaw ang nasa top ng partner mo. Diba? Plus, pansin ko pa, kapag nasa ibabaw, mas nahihit mo yung G-spot ng babae. Kasi tinutulungan mo yung partner mo, hindi lang siya yung gumagawa kung saan niya hahanapin yun. But of course, nagmi-meet kayo, no? Yung indayog ng partner mo, plus umiindayog ka, magmi-meet kayo. So, masarap yun para sa babae na nami-meet, ay na nahihit din nung partner mo yung tamang stroke para tamaan yung G-spot ng ano, ng asawa niya. So, yun, pagka nasa mood, best sa akin nasa ibabaw. Lalo na yung kapag ka, ano, may mga time na, di ba yung babae nakahiga, doon sa ibabaw ng partner niya. Yung mga ganun, yung babae nakahiga. Halimbawa, for example, nakahiga yung guy, nakatihaya. Tapos yung partner din nakahiga sa ibabaw niya. So, imagine niyo na lang yan. Ano? Mali, parang ito yung ulo. nakahiga ka sa partner. Hindi, pareho yung ulo niyo. Nakaganon. Yeah, okay. Nakatihaya si partner, tapos ikaw, okay. Nakatihaya kay partner mo. So, nakatalikod ka, parang ganun, kay partner. Nagigets niyo ako, guys. Nakahiga ka lang. Nakahiga ka, pero ang hinihigaan mo yung partner mo. Tapos, doon may nangyayari sa inyo. So, parang nasa'yo kung saan ka mag-move
pataas, pababa, pa-side kasi yung G-spot mo tinatamaan. Hindi lang yung nakaupo, kundi mas kinakahiga. So, syempre, pumipiglas yung ano ni Manoy dahil nabibend ng gusto yun, di ba? So, I hope nagigets nyo guys yung ano ko, yung sinasabi ko. Nabibend yung kanyang Manoy kasi nakapasok dito. So, ikaw, ito ka, nakapasok si Manoy dito. Nakabend, oh. Napansin nyo na nakabend. Tapos gumaganon-ganon. So, ito yung G-spot ng babae, banda dito. 2 to 3 inches pataas. So, tinatamaan niya yun habang nag-ano kayo. May ginagawa kayong in and out. So, masarap yun sa babae. Pero dapat, maganda yung mood ng babae. In the mood talaga siya. Marami so, siyang energy. Sa lalaki din, syempre. Oo, plus yung lalaki din. Oo. Baka mamaya, pag hindi naka-mood yung lalaki, syempre, hindi siya. Parang ba lalaki, mga wala ang mood. Parang, parang ano naman, imposible. Unless may sakit na yung guy. Oo, may sakit na yung guy. Nagde-develop na siya ng erectile dysfunction. O meron talaga siyang... Hindi na pwede yung ganun. Oo, may mga diabetes na, ganyan. Meron ng high blood, ano, pressure. High blood pressure. High blood pressure. High blood. May high blood siya. So, possible na hindi na perfect. Pumapalya na. Pumapalya na siya. Pero yung mga wala, walang underlying condition, tulad ni Mister, o tulad ng ibang mga pangmalakasan natin na kalalakihan dyan, I don't think na wala sa mood. Parang hindi darating yun. Siguro magpapahinga a while pagkagaling sa trabaho, pero afternoon lagot ka. Papahinga, kuha lang yan ng lakas. Diba? So, sa babae, ganun. Sa inyo naman, mga lalaki, ikaw babe, sa lalaki, ikaw ang representative ng mga kalalakihan. Well, ako sigurado, maraming lalaki na nakaka... kung dito, nakaka... alam na basta nakapasok, masarap. Oo. Diba? Alam ko na eh, walang preferences talaga, walang pa eh. Walang back, top, or side, wala yan eh. Basta nakapasok, masarap talaga. Nakapasok. Oo. Pero syempre... At saka syempre, dapat matigas. Oo. Oo. Pero syempre, ako, sa karaniwang lalaki, pag nasa ilalim ang lalaki, usually, mas matagal matapos. Oh. So, kasi syempre, nakahiga lang sila. Parang wala. So, pag nasa ilalim passive kayo, nasa ibabaw kami. Oh, ganyan yun, nasa top kami. Kahit na ano yung position, basta nasa ilalim kami. Kasi wala, nakapassive lang kami, nakahiga lang kami, wala kami ginagawa. Ang mga lalaki, dagdag ko lang, ano. Ang mga lalaki, nagko-concentrate yan para wag makatapos. Oh. Agad. While ang mga babae, nagko-concentrate yan para matapos agad sila. Hindi ba baliktad? Parang, sana matapos na ako. Tapos, pinapanalangin nila pakatapos nila, ay, sana matapos na rin yung partner ko. Kanina pa to, ang tagal-tagal, hindi matapos-tapos. Usual diba? Talaga, the longer, the better sa lalaki. Mm-mm. Ewan ko na lang sa iba, pero as far as I know, pag mas matagal, mas okay sa amin. Pero siyempre, may mga lalaki na selfish. Pag matapos, bali wala sa kanila. Kung matapos maraming yung partner ganun nila, yun ang tinatawag na selfish. Parang masyado naman yun, makasarili kasi hindi mo na nga, sarili nila. Hindi mo na finoreplay yung babae. Tapos gusto mo pa, mas mauna kang makatapos. Oo nga, may mga ganun. May mga comment or personal message po akong natatanggap, ano? Ganyan yung mga problema, karamihan, ano? Na hindi sila nasa-satisfy nung mga partner nila sa bed. Babae po, ano, ang nagkakaroon madalas ng problema ganito. Pero, Ben, minsan kasi, yung mga lalaki, yung mga pre-ejaculation ng problema. Usually, mga, meron namang erectile dysfunction yun. Mabilis matapos. Hindi na nila makontrol yun. Hindi na makontrol. Talagang mabilis na matapos. Mabilis na matapos. Minsan naman, hindi na natatapos talaga dahil talaga... Hindi na tumatagal matapos, yung erection. Hindi na tumatagal. Mm-hmm. Hindi tumatagal yung erection. Kaya doon na natatapos. Walang natatapos na laban. Pero si Ate Girl, of course, may mga paraan. Kung may partner siya na may mga ganung case na, may ED na, or may pre-ejaculation problems, pwede naman makagawa ng paraan sa paggamit ng mga toys, mga ganun. Tapos sa foreplay, diba? Mag-usap lang. Mag-usap kayo. Kasi nakakatapos si guy dahil mabilis siya. Hindi niya rin gusto yun. Yung lalaki na mabilis makatapos, ayaw din nila yun. Saka kung alam ng partner mo na mabilis ka matapos,
tutulungan ka niya. Aware na yung babae. Aware na yung partner mo. Diba? So, communication talaga. Doon communication talaga yung pinakamagandang tool para laging successful. Yung pagtatalik ninyo. Hindi yung sa kumpara ninyo sasabihin, sa kumara ninyo ipagkakalat na ganito si Mr. o ganito si Mrs. Huwag ganun. Kayong dalawa talaga yung mag-usap. Kasi hindi naman yung mga kumara at kumpara ninyo ang makakasolve niyan. Oh, hindi kayong dalawa. So, ang hirap pa nun, isa-share mo yung problem niya sa bed. Parang ba yan? Ang hirap nun. Kiss and tell. Huwag ganun. So, guys, I hope na sagot namin yung gustong marinig sa amin, ano? So, see you again on our next video. Bye! Bye-bye. And ingat kayo palagi. God bless us all.